internship, nagsalang ako ng ano, ng malagkit. Kaya tingnan natin. Wow! Ang ganda ng pagkakaluto niya. Kaya yung aking version ng aking pagawa ng Biko malagkit leche flan with leche flan. So, ito yung ano, yung gata. Tuken siya ng gata. At ngayon, ito guys, lagyan natin ng half teaspoon ng ano yan? Salt. Salt. Lagyan natin siya ng ubi flavor. Ubi flavor. Guys, hindi lang ito ubi flavor. Extract na siya. Kahit hindi ka na maglagay ng vanilla, very tasty siya. At kasi, ano, extract. Ubi extract. Tsaka 1 cup of brown sugar. Pwede rin white sugar kung gusto nyo. Then, ihalo-halo lang natin ang ating ano, yan. Ubi. Hanggang kumulo na siya. Ngayon, guys, kumukulo na siya. Ilalagay na natin yung malagkit. Ano na natin ng malagkit at anuhin natin hanggang maano siya, yung mag-dry ba. So, by the way guys, this is Biko ubi leche na may leche plan. So, haluhaluin lang muna natin hanggang mag-dry. Ang ganda, ang sarap. Masarap talaga yung ube guys kasi ano extract siya na parang may vanilla flavor. Na nabili ko to siya ng ano sa ano yung online or online kage ano ba yun? Online store ano sa Amerika pa siya galing kaya medyo mahal yung ano niya yung parcel. So, wait lang guys hanggang mag-dry natin. Guys, ayan, dry na siya. Ilagay natin yung isang can ng kakanggata. Ito yung coconut. Frozen. Frozen pa siya. Ayan. Ilagay natin yung 1 can ng kakanggata. At ready na yung ating ano. Hindi siya ganong matamis, guys. So, ayan. Mag-dry din yung kakanggata. This is cream, ano, guys. Cream coconut milk. Kung walang, ano, fresh talaga na coconut. Nabibili, hindi yung una, coconut milk. Ito naman, coconut cream. So, anuhin natin guys hanggang maluto. Slow fire. Painaan lang natin yung apoy para hindi masunog. Ayan guys, kung nakikita niyo nagmamantika siya. Dahil sa coconut cream. And promise, hindi siya matamis kasi isang cup lang na sugar. Kasi may leche pa siya. May leche. So, after a few minutes, okay na siya guys. Ngayon, ito transfer natin siya dito sa aking hulmaan. Ayun. Ayan. I-ano lang natin guys. I-press. I-press para ano. Press lang. Ngayon guys, ito may apat tayong egg yolk. I-ano natin. Tapos, lalagyan natin siya ng 1 cup ng evaporated milk. Condensed milk. Ayan, i-ano lang natin. 1 cup na condensed milk.
ubusin natin hanggang maano. Then after that guys, haluhaluin lang natin ang mga ingredients. Ngayon guys, wala akong evaporated milk. Ang gagawin ko is itong fresh milk. Gamit ko ang isang maliit na fresh milk na ilang size ba to? Walang size yata. Basta maliit lang, pinakamaliit na fresh milk. Mga 1/2 cup siya. Konti lang ang ilagay natin. Tapos mamaya ilalagay natin ang mga ang ingredients kasama yung milk na natira. So halu-haluin lang natin guys hanggang maano siya, ma well mixed ba. Ayan. At saka natin hindi muna natin siya iano sa mainit na to ay sa apoy. Haluin muna natin dito para maganda yung pagkakaano very smooth. Guys, well mixed na siya. Ang gagawin natin, ilagay yung natirang milk. Kasi supposed to be 1 can of milk ito. Then after that, ilagay natin ang ibang ingredients kagaya nitong 1 tablespoon of vanilla. Wala akong liquid vanilla kundi yung powder vanilla, pero pareho lang sila magkapatid. Then ilalagay din natin ang gelatin powder na 1 tablespoon din. So well mix din natin hanggang very smooth tingnan bago natin ilagay sa apoy. Yun guys, ilagay na natin sa apoy yung again guys, konti lang yung apoy ba? Ay, mahina lang yung apoy. At ating siyang halu-haluin. Yun guys, nakikita na nating nagbabubbles yung nagbabubbles yung ginagawa natin. So, ibig sabihin kumukulo na siya. So, ilalagay na natin doon sa ating mga sa ating biko. So, ayan. Tapos na. Ipatay na natin. So, now, ilalagay natin yung biko ay yung ginawa nating dito sa biko hanggang maano siya, ayan. Yung ating bicoleche. Bicolanong leche. Hindi naman, wag naman ganon. Ayan. Oo, ayan. Si isituit lang natin na ngayon naman guys, gawa tayo ng toppings. This is 1/2 cup of sugar, white sugar. I-ano lang natin para matunaw siya. Under low fire tayo. So, antay natin na mag-melt siya. Guys, ito yung 1/2 cup of water. Lagyan natin ng 1 tablespoon ng cornstarch. At tunawin natin. Tunawin lang natin yung cornstarch. At ilalagay natin doon sa toppings din. Guys, ito tunaw na yung yung asukal na pinaano natin. So, very smooth na siya. Ngayon, ang inano nating mixture ng tubig tsaka cornstarch, ilagay natin ng dahan-dahan lang. Paunti-unti, hindi lahatin. Tapos, natin. Ayan. Oh, nag-ano na siya guys. Parang caramelized. Ang init. Ayan, na-ano yung camera. Ayan. Dahan-dahan bigla, dahan-dahan bigla kasi naano na ngayon caramel. Wow, hanggang maubos. Dahan-dahan lang guys para
kuha mo yung ano, yung gusto mong mangyari. So tapos na siya, guys. Ngayon, ano na lang natin, ano natin, ta-transfer natin siya. And guys, ilipat na natin sa ating Bitco. Toppings for today. Ayan. Dahan-dahan bigla. Dahan-dahan bigla. Ayan. Ayan na guys, ang ating Bitco Leche. At ilagay natin sa fridge for about 2 hours or or until na ano na siya yung okay na. So, mamaya ulit. I-fridge muna natin, i-refrigerate for about 2 hours. Ayan na mga friendship. Tapos na ang 2 hours. Tingnan natin. So, ang sarap niya guys, promise na ubos kahit yung mga Korean friends ko nagustuhan nila. Thank you for watching. Bye. See you in my next vlog.